Magandang umaga, iBilibers! May ambag po kami para sa Fire Prevention Month. Pasisiklaban namin kayo ng Bilibabol Dynamarker Experiment! Alam nyo ba, iBilibers, na pwedeng magliyab at makasunog itong marker na hawak namin? At para patunayan namin yan, gawin na natin ang experiment. At ito ang ating mga kailangan. Marker, plastic bottle, at syempre, kitchen lighter. Babala mga iBilibers! Huwag itong gagayahin. Ha? Ito ay isang demonstration kung ano ang maaaring mangyari kung hindi tayo mag-ingat sa paggamit ng apoy. Always remember, safety first. Tama, kaya sa experiment na to, gagamit tayo ng safety equipment. Kagaya ng gloves at goggles. Kaya ano pang hinihintay natin? It's experiment time! Ito ang mga kailangan natin gawin. Buksan ang marker. Tapos, tanggalin ang sponge na nasa loob. Yun. Oh, ayan. Tapos, ilagay sa loob ng plastic bottle. Dahan-dahan. Tapos, aalugin natin yung bote hanggang sa magkulay itim yung buong plastic bottle. So, alugin na natin yan. Let's go! Yeah! Shake Tapos, itatayo natin yung bote at tanggalin ang takip. Dahil gagamit tayo ng apoy, kailangan natin magsuot ng safety goggles. Yan! Kailangan. Tapos, sindihan! At daan-daang itapat sa butas ng bote! Wow! iBilib! Ang ink ng marker ay may mga sumusunod na components. Colorant, ang nagbibigay ng kulay sa ink. Resin. Ito ang dahilan kung bakit dumidikit ang ink sa papel. At solvent. Dito nakahalo ang colorant at resin. Kumbaga sa juice, ito ang tubig na pinagtitimplahan mo. Ito rin ang dahilan kung bakit mabilis matuyo ang ink kapag isinulat sa papel. At ang chemical na ito ay alcohol. Nung nilagay ang laman ng marker sa loob ng plastic bottle at tinakpan, dumikit ang ink na may alcohol sa loob ng bote. At dahil inalog ang bote, naging unstable ang alcohol molecules. Ang init mula sa apoy ng lighter ay naging dahilan para magkaroon ng chemical reaction o combustion. Nag-apoy ang alcohol at ang apoy na yon ay isang uri ng energy. Pero bakit nag-apoy pero hindi sumabog ang bote? Sa pagtanggal ng takip ng bote, nagkaroon ng daan palabas ang alcohol molecules at sumingaw. Ito din ang dahilan kung bakit hindi ito sumabog. Ang prosesong ito ay tinatawag na exothermic reaction. Ito ang proseso kung saan nagpapakawala ng energy upang ito ay mag-cool down. Isang halimbawa nito ay ang pagsabog ng bulkan. iBilib. Wow! Nag-enjoy talaga ako sa experiment natin! Ako din! Exciting na! Natuto pa tayo kung ano dapat ang iwasan ngayong Fire Prevention Month! At marami pang sing-exciting na experiment ang matutunghayan nyo dito lang sa pagbabalik ng iBilib!